Mabuhay, mga kapatid sa panalangin. Mayroon ako sa inyong ikikwento kung bakit mahalaga ang pagdarasal. Ito ay kwentong pawang katotohanan lamang. Pakinggan niyo po. Sa isang interview ng American na magazine kay John Lennon ay nagbitaw siya ng ganitong salita. Sigurado akong magwawakas na ang Kristiyanismo. Makikita nyo, basta na lang ito maglalaho. Okay naman si Jesus, pero masyadong napakasimple ng kanyang mga itinuturo. Tingnan nyo, mas sikat pa nga kami sa kanya. Pagkaraan ng ilang panahon, ay nabaril si Lennon ng 6 na beses. Siya pala ang maglalaho at hindi ang Kristiyanismo. Si Tancredo Neves, presidente ng Brazil, ay nag-comment ng mga sumusunod habang nangangampanya. Siguradong mananalo ako. Kahit ang Diyos ay hindi makakayang paalisin ako sa presidency. Nanalo siya pero isang araw bago siya manumpa, nagkasakit siya at namatay. Minsan ay pinuntahan ni Billy Graham si Marilyn Monroe sa isang itong show. Si Billy Graham ay isang religious minister. Sinabi nito kay Marilyn na ipinadala siya ni Jesus upang turuan ang banal na salita ng Diyos. Pero ito ang sagot ni Marilyn. Hindi ko kailangan ang Jesus mo. Pagkaraan ng 1 linggo, natagpuan si Marilyn na isap ng bangkay sa loob ng kanyang tahanan. Kahit ang Diyos ay hindi ito makakayang wasakin. Ito ang winika ng isang engineer na gumawa ng barkong Titanic nang tanungin siya kung gaano ito katibay. Siguro naman ay alam na ninyong lahat ang naging kapalaran ng Titanic. Ito ay nahati at lumbog. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Magbabasa naman ako ngayon ng Bible, Salita ng Diyos. Mahalaga ang pagdarasal. Amen. Pakinggan nyo. Mahalaga ang panalangin. Mateo 6:6. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Mateo 6:7. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng madaming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinabi. Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Matthew 7:7-8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap. Matthew 6:3-3. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng mga pangangailangan ninyo. Pilipos 1:9. Ipanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal ninyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa. Pedro 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon, umaatungal at aaligid, naghahanap ng masisira.
Mateo 4:16-19. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. 19. Kaya nga, ang maghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Okay mga kapatid, hanggang dito na lang. Like, share, at mag-subscribe na kayo sa aking channel na Waray-Waray Music. Bye! Love you!